Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagpapatigil sa pagputol ng mga puno ng Sudaco Agricultural Corporation sa Zamboanga Peninsula. Ayon kay Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol, ito ang naging direktiba ng Pangulo kay Environment Secretary Roy Simato sa cabinet meeting nito lamang Lunes ng gabi. Ayon kay Piñol, nagalit ang Pangulo matapos niyang ipakita ang 5-minutong video mula sa impapawid na naglalaman ng mga kinakalbong gubat. Ang pagpuputol ng mga puno sa kabundukan anya ang dahilan ng pagkakaroon ng flash floods na nagresulta ng pagkamatay ng ilan sa mga residente at pagkasira ng mga pananim sa 4 na bayan sa Zamboanga del Norte noong December 22 na sinalanta ng bagyong Binta. The rivers actually overflowed with mud and it covered the rice farms. Ang problema dyan, mabuti lang sana yung baha kasi pagkatapos ng tubig, uhuhupa lang eh. But ito, may kasamang putik eh. Ayon kay DNR Region 9 Director Felix Mirazol Jr., sinuspindi na nila ang logging operation sa lugar at bumuo na rin sila ng grupo para mag-imbestiga sa ulat na nakarating sa Pangulo. Batay sa Integrated Forest Management Agreement ng Pamahalaan at Sudaco, sa loob ng 25 taon, may karapatan ang kumpanya na magtanim at pumutol ng mga puno, ngunit may obligasyon din silang pangalagaan ang nasa 70,000 hektarya ng kagubatan. Di naman lahat degraded yan. Mayroon ding natural forest. So actually, nasa mga 20,000 hectares na intact natural forest na pinoprotect ng company na hindi nila pwedeng putulin. Ayon kay Secretary Piñol, pagtutulungan ng DA, DILG, DENR at LGU ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga lugar na posibleng pasukin ng illegal logging. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.